Dito sa pinakailalim, dito po sila sumisiksik talaga. Oh. Pati yung lupa, napakarami pong dapulak. So, ayan, pag hindi natin ito nagapan, papatayin po talaga niya yung puno ng halaman. Yung mga dapulak po, talagang tinatago po nila yung mga eggs nila. Kagaya po niyan, oh. Yan po yung mga itlog pa lang, maliliit. Malalaman mo na egg pa lang kasi bilog po siya tsaka maliliit pa lang, hindi pa gumagalaw. Kasi yung mga matured na, gumagapang po sila. Makati rin po to guys yung mga dapulak. Makati siya pagka na ano sa balat. Nagapangan ka sa balat. Ayan, mapapansin nyo ayan. Kaya hindi makita dito sa taas. Sa pinakailalim sila, napakarami po nila si ilanim. Pati yung lupa, meron po mga egg at saka meron din po mga mature na nagsisiksik dun sa pinakalupa nitong halaman ko na Black Prince. Dumadami at lumalabas po yung ganitong mga insekto tuwing mainit yung panahon. So yung iba sa mga gulay, mabilis tong dumami yung ganitong insekto. Yung iba gumagamit ng pesticide. So ako, yung ginagawa ko ganito guys. Kaya ganitong ginagawa ko, talagang tinatanggal at niriripat ko na lang po yung halaman. Talagang aalisin ko yung lupa at itatapon ko itong mga lupa. Kasi hanggang sa lupa po kasi sila may itlog. Yan, mapapansin nyo yung mga langgam. Yung mga langgam tumutulong po yan para proteksyonan yung mga dapulak. Hindi po nila kinakain yung dapulak kasi yung mga dapulak po, finifeed po nila yung mga langgam. Ayan po kung mapapansin nyo, ayan, bulok na po yung pinakailalim ng halaman ko, yung succulent ko, ayan, bulok. Natatanggalin ko na lang po itong mga dahon kasi, ayan, oh, napakarami po nila. Talagang patay na po yung pinakailalim ng succulent ko. So, kailangan ayusin ko po ito para mabuhay po at makarecover sa ginawa ng mga dapulak na ito. Sinisipsip po kasi ng mga dapulak na yan, yung mga pinaka-stem o pinaka-dahon nung kung saan man po sila naroon. Kaya po minsan mapapansin nyo, kagaya nito, dry na po yung pinaka-puno ng halaman ko. Yung iba naman sa dahon, kaya minsan naninilaw yung dahon. So yun po yung ginagawa ng mga dapulak hanggang mamatay yung halaman. Kaya kung mapapansin nyo, may mga langgam kasi yung pinaka-honeydew nung ginagawa ng dapulak, yun yung kinakain ng mga langgam. So, meron silang kasunduan. Tapos, yung langgam naman, pinoproteksyon na nila yung dapulak. Hindi nila kinakain. So, ito, ibabrush ko na lang po ito para matanggal yung mga itlog or nakakapit dito mga dapulak hanggang malinis. Yan. Kailangan po talaga linisin to. At gagawin ko po dito ay i-air dry ko na lang. Bago itatanim ko na lang ulit. Para po mabuhay po siya. Yan. Sayang naman po kasi kapag hinayaan na lang mamatay. So, ganyan pa rin po yung gagawin ko sa iba ng mga kasama na ito. Lilinisin lang na mabuti para matanggal po yung mga nakakapit na mga ano. Ayan, kung mapapansin yung kapit na kapit siya, oh. Kaya kailangan malinaw rin yung mata mong titingnan kung mayroon pang nakakapit. Kasi nakasiksik po talaga sila sa mga dahon-dahon or sa mga pinaka-stem ng mga halaman. Kailangan malinis po talaga siguraduhin na wala na pong nakakapit na mga dapulak. Kasi mabilis po kasi dumami yung mga dapulak. So, pagkatapos po nito, gagawin ko na lang, ipatuyo ko na lang muna ng 3 to 5 days. Ayan, kung munang matuyo, then itatanim ko ulit para po maging maganda na siya ulit. Kasi kung hinayaan ko po ito, talagang mamamatay sila. Then yung lupa po pala nito, tinapon ko na, hindi na pwedeng gamitin kasi nga po maraming itlog. Kailangan itapon na. Ayan. Then after 5 days, ito na po sila, natanggal na po yung pinakailalim niya na yung tuyo na. Ayan, natanggal na po. So, kailangan itatanim na po natin to. Then, ito po yung mga dahon na tinanggal ko. Meron na pong mga ugat yung iba. Ayan. Itatanim ko rin po to. Ayan na po sila. Healthy naman po sila, kaya itatanim na po natin. Ayan. Wala na po talagang dapulak. So, hindi kagaya dati na talagang may mga dilaw na yung mga dahon niya. Yun yung mga tinanggal ko po. Ganito lang po yung ginagawa ko. Talagang pagka ganito yung dapulak na sumisiksik sa mga ilalim, kailangan talaga iripat na at hugasan mabuti yung pinakahalaman. Kung kagaya po nitong succulent yung pinuntahan ng mga dapulak. Pag halimbawa naman pong yung halaman po, ito kagaya po nito, napakarami po niyang dapulak sa bulaklak. So, ang gagawin ko naman po dito guys, kasi napakarami at saka sa bulaklak siya, hindi na po siya pwedeng iripat kasi mamamatay na po yung bulaklak, sayang naman po. So, ito po guys, 350 ml na tubig and then 3 ml na dishwashing liquid. Yan. Ihalo lang po natin itong dishwashing sa 350 ml na tubig kasi konti lang naman yung lalagyan natin. Pero pagka marami kang lalagyan, mag-a-add ka na lang po ng
tubig, ganun din po yung dishwashing liquid. And then, i-spray po natin dito sa pinakahalaman kung saan po mayroong may mga dapulak po dyan. Ayan. Pero marami po to. Dito po talaga banda sa may mga bulaklak niya. So, lahat to ay i-sprayan natin kasi hindi naman natin lahat nakikita talaga kung may mga itlog po dito sa ilalim pa kasi nagsisiksik nga po yung mga dapulak sa mga pinatatago-tago po nila yung mga eggs nila minsan. Kailangan po pag nag-i-spray po kayo ng ganitong dishwashing, kailangan po sa hapon. Hindi po pwede sa araw kasi medyo delikado po sa sikat ng araw. Medyo malalanta po yung halaman nyo dahil nga rin po sa sabon. Sa araw po kasi gumagawa ng mga pagkain yung mga halaman. So para po safe, sa hapon po ninyo i-apply o i-spray sa mga halaman nyo. Pagkalipas po ng 2 oras, ayan kung mapapansin nyo, konti na lang po yung mga nakakapit sa bulaklak. Yung iba naglalaglaga na. Ayan. Tapos, ayan, nag-iiba na rin yung kulay. Ayan yung sinasabi ko, nagiging kulay dilaw na po sila guys. And then, naglagay po ako ng lagayan para makita nyo po yung mga dapulak na naglalaglagan na siya. Ayan. Ayan po sa lagayan nyo, mapapansin nyo. Ayan sa mga dahon, nagbumababa na po sila. Ayan guys, oh, ayan. Ayan yung mga itlog niya, yung mga malalaki niya. Ayan yung pinaka mga matured na mga dapulak. Yung may mga paan na gumagalaw. Ito, hindi ko na po siya overnight na ibababad yung dishwashing na in-spray ko kasi napapansin ko yung mga dapulak nagbabagsakan, hindi na rin gumagalaw. So, kung may mga eggs dito, mawawala po siya pagka ito ihugasan ko or didiligan ko ulit para po ma-wash out yung dishwashing na in-spray ko. Yung dishwashing po yung pumapatay ng dapulak. And then, after ko pong ibabad ng halos 3 hours, ito po i-wash out na po natin or didiligan po mabuti. Parang huhugasan natin yung halaman para po matanggal yung sabon na in-spray. At ito na po yung aking black prints na naka-recover po sa pag-atake ng dapulak. So, ayan, malinis na po sila at continuous po pag-grow na healthy. Hindi na po bumalik yung dapulak. So, kailangan po talaga para hindi bumalik yung dapulak, lilinisin yung mabuti kasi akala natin bumalik. Hindi po yun bumalik, kundi may mga natitira pa po talagang dapulak. So, kailangan talaga dinisin. At ito rin po yung isa na natanggalan natin ng dapulak. Wala na rin po talaga ang dapulak. So, ayan, may mga sunburn lang po talaga yung dahon kasi sobrang init po dito. So, maraming salamat po sa panonood at sana po may natutunan po kayo dito sa videos na ito. And God bless you all.